ng mga baka, kambing. Akin baka, akin nung di dyan. Nataa, putis niya, tawag na, pupalaw. So guys, nandito na po tayo sa ating property. Ito po yung katas ng Korea. Ay, 4.3 pala. 4.3 hectares. Ito po. Katas ng Korea. Aking baka, ito kita. Ha? Data ti bedang, data yanti ko ah. Data ko nga bulong. Data dadak ko nga bulong. Ay kay eksakto diret sa ngaro di mangga jay. Ngaro ko ma. Di ta ngaro kay at sa daji imbaga singgati ko. Oy. Kasi po doon po ang ngayon ang problema, yung inaangkin nila yung isang mangga doon na malaki. Tapos yun naman ang sumasama sa mapa nito. Kaya ire-resorbi ulit. Isang tao lang pong nagre-reklamo. Isang matanda. Ang problema, wala naman siyang property doon sa baba. Siya naman nagre-reklamo. Yan po yung katawala namin. No? Si Uncle Jesus. Yan po yung kubo-kubo. Sa sumasusod na araw po, pagkatapos niyong right of way doon sa baba, maglilinya na po kami ng kuryente. Ah, ito pala yung pagitan namin. Sa baba pa ng mga kakwan, mga saging na yan. Hanggang doon, pababa doon. Kasali na data yung tikay kaya niya? Ay, dati laan. Datalata magtambak na data. Adam mo hindi yan. Data ti pinakatambak na. Wala. Aging kukuhain tayo kaya to. Aha, akala ko. Ito sa mga kwan. Mga kahoy. Eh, anong oro JJ? Kwan dyan? Dating nga patpatin na eh. Nagpapagay na. Yung mga lamit na nga pagay. Patpatin na. Patintan. Ito mong gilis siya sa. Gunga ngayon ni mama. Gunga ngayon ni mama. Paimod ka nga mama. Pagod-gud niya. Iyaw ang pagipagin. Saro. Diyan nga yan, di ba ba? Sa may mga munggo dun. Nandito po yung katiwala. Pangalawang pasyal ko dito. Kasi nung nakarang araw, pumunta kami doon sa baba, yung sa right of way. Pinaiksihan ko kasi ng konti kasi 3 meters ang sinabi ng airmat. Pinaiksihan ko ng 2.5, binawasan ko ng 50. Tapos sabi ko 2.3 lang sana, ayaw naman ng may-ari. Yan po yung mga tanim nilang kwan. Yung tanim nilang mga munggo. Awan ba basit lagi ti ko ada ya? Eh, madi a jiji a talaga pang binhi. Dat ito a sumunsuno na kwan. Ito yung po yung mga tanim nilang mga sitaw oh. Ito imbre, ano tawag dito? Binhi lang to, hindi yung binibili sa merkado, kaya ganyan. So, susunod na lang po na tanim. Yan na po yung kubo-kubo. Ito po yung mga tanim nila. Tupo-tupol mo. Dito yung kamuting kwan yan. Yan daw, kamuting baging.
O kahoy. Kita ngayon ay tanaw eh, pangalanta. O nga po pala, yung mga nung napanood nyo yung previous video ko, ito yung tinatam na ng asawa ko. Nung nasa Korea pa ako. Pero sa susunod na video, sa susunod na kwan, pagtotal nandito na ako, may kwan na po yan. May mga mold, plastic mold. Para malinis tignan. So, magkumpay muna kami. May mga alagang manok na rin dito. Doon na alamang kala. Ang kahit ipan niya balay na, tayo kanda kayo pang si Jose. Dadamot ka ang aw. Siya po yung katiwala. May nakakuha na siya ng kuno. Sitaw. Hindi nagpatpatang yan. Dito po yung kwan pala, yung kinukuha naming right up way, yung kawayan na yan, yung diretso 2.5 para makapasok lang yung sasakyan. Tapos doon po kami kukuha ng kwan, kukuha ng kuryente. Dumumula na to tong yung ay bunga na. Dito po yung direct seeding hanggang doon. Una. Ng narigang apak sa atin dati nga row out. Mga maawanan kahit suputam. Spray nga gawain na. Una. Paglaylay dan ah. Nga magtubo dan to mo lang ah. Una. Ano? Ang ganda nga. Pabasi mo ang minti ko na dati. Maliliit ang laman. Manoy mo inaali ni mamang ito iday. Shit. Ate lang agpababa. Awan lang ito iday ang anak ko. Ay. Kinuan ako inyong dito iday. Hindi namin inasikaso. Minala niya. Punta tanong na yan. Dagiti nga yan ka ng kalding na eh.